At tubling paggalang sa ating iginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida at sa kanyang mga beloved children at ang patuloy na pag-alala sa mga ginintuang aral na tinuro sa atin ng ating iginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa inyo mga minamahal kong kapatid sa mahal na Panginoon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Balikan ko po ang mga panahon na ako po ay nasave sa banal na gawain na to way back po ng 1996 po na ako po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ako ng karamdaman na back pain na kapag ako po ay nakaupo, hirap po akong tumayo. At kapag ako naman po ay nakatayo, hirap po akong maupo. Yun po ang naging dahilan kung bakit ako po ay lumiban sa aking trabaho na ang sabi ng aking mga katrabaho po noon, ako daw po ay magpatingin sa dako ng orthopedic hospital. Mga minamahal, noong time na yun, wala po akong choice kundi sundin ang kanilang payo. Na pagdating ko naman po doon sa hospital na yun, kaagad naman po ako nang isinakay nila sa wheelchair dahil nga po nakita nila ang aking kalagayan. Subalit mga minamahal, pagdating po sa doktor, sabi po niya sa akin, mag-undergo daw po ako ng x-ray examination. Mga minamahal, una pong ginawa sa akin, apat na posisyon po ng x-ray. Mga minamahal, makalipas po ang ilang minuto, sabi po nung doktor, wala daw po siyang makitang karamdaman sa akin. Sabi ko po mga minamahal doon sa doktor, kung ako'y walang karamdaman, bakit ganito ang aking sitwasyon? Mga minamahal, sabi ng doktor, ulitin daw po, hanggang po sa umabot na anim na posisyon ng x-ray examination ang ginawa. Ginawa nila sa akin, subalit mga minamahal, ganun din ang sinabi ng doktor. Wala daw po akong karamdaman at overfatigue lang daw po ako, magbedrest daw po ako para daw po gumaling ako sa aking karamdaman. Mga minamahal, nung time po na yun, doon ko po naalala ang pag-share sa akin ng aking kaibigan na kapatiran sa banal na gawain na to. Nang sabi po niya sa akin, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagpapagaling ng karamdaman na hindi kayang pagalingin ng doktor. Naglulutas ng problema na hindi kayang lutasin ng kapwa-tao. At lalong higit sa lahat, may pag-asa sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung time po na yun, hindi po ako nagdalawang isip, tinawagan ko po siya at sabi ko po sa kanya, sasama ako. Araw po ng Linggo noon, ako po ay sumama sa kanya sa dako pa po ng Cunita Astrodome. At pagdating ko po doon, nakita ko po ang mga kapatiran na nagpupuri, lalo na po mga minamahal nung makapakinig ako ng mga buhay na patotoo na ang sabi ng ilang kapatiran noon, sila ay hudlo, masamang tao. Marami silang mga ginawang hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, sa walang kaalaman, sa banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, sabi ko sa aking sarili, kung sila minahal ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, ako pa kaya na wala naman po akong ginawang masama sa aking kapwa-tao. Mga minamahal, patuloy akong nagpuri, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus at pagkatapos po ng banal na gawain, altar call po noon, hindi po ako nagdalawang isip, tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas ng aking buhay, hari ng aking buhay. Mga minamahal, after po noon, hindi rin po ako nagdalawang isip, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang panalangin ng ating iginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. Mga minamahal, kinabukasan po mga minamahal, hindi ko po namalaya na ako po pala ay magaling na sa aking karamdaman. Nakapasok na po ako mga minamahal sa trabaho na walang gamot na ininom o ano pa mang lunas na inilapat sa aking katawan. Mga minamahal, doon po nag-umpisa na pinagpala ako ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Andiyan na pong lagi po akong nananabik sa banal na gawain. One time po mga minamahal, naranasan ko yung maislasan ng bag na namalayan ko na lamang po mga minamahal, araw po ng Wednesday noon, Bible study po mga minamahal, na kinukuha ko na po ang banal na kasulatan sa aking bag, nagulat po ako mga minamahal, bakit lumusot ang aking kamay, at doon ko po nakita na malaki po ang hiwa ng aking bag, subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala pong nawala sa aking gamit sa loob ng bag na yon. Mga minamahal, naranasan ko rin po mga minamahal ang makagat ng aso. Isang araw po yun mga minamahal, papasok ako sa akin trabaho.
Hindi ko po namalaya na yung aso po pala ay nasa likuran ko at bigla po sinakmal ang aking binti. Nanaramdaman ko po yun, mga minamahal, wala po akong ibang nabanggit kundi in Jesus name. Mga minamahal, tiningnan ko po yung aking binti na mula po siya, mga minamahal, at yung palda ko po, mga minamahal, na maong. Nabutas po yun, mga minamahal, subalit sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, pinag-ingatan ng aking binti, hindi po sugatan. Mga minamahal, hindi po nagtapos dyan, mga minamahal. Pinagaling din po ang karamdaman ng aking dalawang anak na weak lungs na noon, mga minamahal, meron po silang tinatawag, mga minamahal, na maintenance medicine. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, simula po nang kami ay makakilala sa Kanya at naglingkod, hindi ko na po sila pinainom at hanggang sa mga oras na to, sila po ay malulusog. Amen. Hindi rin po nagtagal, mga minamahal, ilang buwan nang nakaraan, na save na rin po ang aking beloved husband. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami po ay sama-sama nagupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Mga minamahal, hindi pa po nagtapos diyan. Marami pa pong mga pagpapala hanggang po sa dumating po yung time na 2002 nang ako po ay madako sa bansang UAE. Pinagpala po ako ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus na pangkapagtrabaho doon. Subalit, mga minamahal, kapag may pagpapala, nandiyan din po ang pagsubok. Ang natapatan ko po, mga minamahal, na employer, isang Saudi, mga minamahal, na napakahaba po ng working time na ibinigay sa akin. Simula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Mga minamahal, sa mga araw na yun, iniiyak ko po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus na sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, kayo po ang nagpala ng trabaho na to sa akin. Subalit, mahal na Panginoong Jesus, wala po akong time na makapagpuri man lang sa iyo. At wala pa pong gawain ang time na yun doon at hindi ko pa po alam kung nasaan. Mga minamahal, lagi ko pong sinasabi sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus na kung talagang kalooban niya, mga minamahal, na pakapagtrabaho ako doon sa bansa na yun, bigyan niya ako ng magiging bagong employer na magkakaroon ako ng oras na kahit man lang magpuri sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Makalipas po ang 8 buwan, mga minamahal, may nakilala po akong isang customer na nagpagawa po doon sa shop namin na yun. Nang sabi po niya sa akin kung kailan daw po matatapos ang kontrata ko at gusto niya ako at kukunin niya ako. Makalipas po ang ilang araw, mga minamahal, nagkaroon po kami ng hindi magandang usapan ng aking amo, mga minamahal. At dumating po sa punto na sinabi ko sa kanya na kung hindi rin lang kayo, madam, nasisiyahan sa aking ginagawa, bigyan niyo ako ng pagkakataon na makahanap ng ibang employer. Mga minamahal, wala po siyang sinagot sa akin, kundi sabi niya sa akin, bayaran ko lamang daw ang kanyang nagasto sa akin at i-release niya ako. Nung time na yun, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip, tinawagan ko yung customer na yun. At sinabi ko po sa kanya, na kung talagang gusto niya ako, kunin niya ako. At ang sabi ng amo ko, bayaran yung nagasto sa akin, i-release ako. Mga minamahal, hindi po ako nagdalawang salita sa isang lokal na yun ng UAE. Mga minamahal, ang sabi niya sa akin, o sige, sabihin mo sa amo mo kung anong araw tayo magkikita sa immigration. Mga minamahal, nung time na yun, 8 months pa lamang po ako noon, hindi ko po alam na mas malaki po pala ang babayaran kapag transfer visa. Subalit, mga minamahal, pinagkaloob ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Walang naging dahilan, mga minamahal, upang hindi ako magkaroon ng panibagong employer. At mga minamahal, doon ako pinagpala na nagkaroon ng broken time, napakaluwag ng aking oras. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagpuri sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dumating din, mga minamahal, yung mga gawa ng kaaway na dumating po sa punto na pinasukan po ng lamig ang aking katawan. Taglamig po noon. Tapos, mga minamahal, hindi na po ako makakilos, hindi ako makalakad. Nag-iisa lamang po ako sa bahay na yon. Ang sabi ko po, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, bakit kung kailan ako nag-iisa, may nararamdaman pa ako, saka pa ako madalas pumunta ng CR na halos ginagapang ko na po yun, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, alas 3 ng madaling araw, talagang hindi ko na po kaya, mga minamahal. Tinawagan ko po yung aking anak na sabi ko sa kanya, tumawag ka anak sa pastoral, humingi ka ng back-up prayer, kailangan kong ang panalangin ng ating iginagalang na mala pastor dahil ako'y may karamdaman.
Alas 7 po ng umaga dito sa atin nung mga time na yon, ang sabi sa akin ng aking mahal na anak, magpuri ka mama, sabayan mong pagpupuri sa pastoral house. Nung time na yon mga minamahal, sinundan ko po mga minamahal ang mga praising song ng ating mga ginagal, mga beloved children, mga minamahal. At mga minamahal, hindi po nagtagal. Pagdating po ng alas 8 ng umaga, nagkaroon ng kaginhawahan ng aking nararamdaman. Amen. Praise God. At nung time na po na yun, tinawagan ko ang aking employer na ang sabi ko, hindi ko magagawa yung trabaho ko sa maghapon na yun dahil ako'y nagkaroon ng karamdaman. Dali-dali naman po akong dila na lang sa ospital upang i-check up. Mga minamahal, nung time na yun, nung gabi na yun, nung i-check ko yung aking BP, mga minamahal, umabot po yun ng 190 over 160 na ako po ay natakot, mga minamahal, nung time na yun dahil na ako'y nag-iisa. Subalit nung time na yun na ako'y dinala sa doktor ng aking amo, naging normal na po ang BP. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, hindi pa po nagtatapos yan ang mga pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Isang araw naman po, mga minamahal, dahil mayroon po doon niya tinatawag na exhibition, mga minamahal. Sa dako po ng Hilly Park yun. Mga minamahal, may mga tulda po doon na pinagtitindahan ng mga costume po ng Emirati. Isa po doon ang aking amo na nagkaroon ng pwesto. At ako po ang nagbabantay. Hindi ko po namalayan kung paano na iwan ang 150 dirham sa ibabaw ng lamisa. Nung time na po na yun, pagdating ko po kinabukasan, laking gulat ko po, mga minamahal, kung bakit may 150 dirham sa ibabaw ng lamisa. Mga minamahal, pinaisip sa akin ang ating pinakamahal na Panginoong Isus na i-check ko yung hawak kong pera ayon doon sa resibo na aking pinagbintahan. Mga minamahal, laking gulat ko dahil nagkukulang nga po ng 150 dirhams. Glory to God. Mga minamahal, kung tutuusin yung pwesto na yun ang aking amo dahil tulda lamang, labas-pasok ang hangin, ang papel na 100 dirhams at 50 dirhams, napakagaan po yan na kung tutuusin, mga minamahal, kayang ilipad ng hangin. Subalit yan po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. One time naman po, mga minamahal, kinahabagan ako ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus na ako ang gumawa ng mga isusuot ng mga mimers dahil po magkakaroon ng anniversary ng Dubai. Mga minamahal, nung time po na yun, nasa Al-Ain pa po ako. Iniisip ko po, mga minamahal, wala na pong time kung sa araw na yun ako mismo pupunta doon. Baka kung mahuli ako at hindi umabot sa time na kailangan ng mga mimers yung uniform na yun. Pinanalangin ko po yun sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus na magkaroon ako ng oras upang madala ko yun. Araw po ng Linggo yun, mga minamahal, nung time na sinabi ng aking amo na siya ay aalis. Mga minamahal, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagpaalam sa kanya, pero hindi ko po, mga minamahal, sinabi kung saan ako pupunta. Mga minamahal, sa aking pagmamadali, plinansya ko, mga minamahal, yung aking damit na isusuot para pumunta ng Dubai. Hindi ko po namalayan, mga minamahal, kung naiwan ko nga ba or nakalimutan or hindi ko talaga alam kung paano nangyari. Mga minamahal, nasa taxi na po ako, mga minamahal, papunta ng bus station. Nang aking maalala, ano kaya natanggal ko yung plancha o paano kaya. Mga minamahal, wala na po akong time kung babalik pa ako ng bahay, hindi ko po aabutan ang biyahe ng 6 o'clock. At hindi ko na po aabutan kapag hindi ako makasakay ng 6 o'clock, hindi ko na po aabutan ang banal na gawain sa Dubai dahil night service po yun Sunday. Mga minamahal, ang sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, naalala ko ang mga patotoo na ang mga kapatiran, ang mga nakakalimutan nila na hindi naman nila sinasadya, mga minamahal, pinag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Yes, Amen. Nakiusap ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus na ganun din po ang gawin sa akin dahil hindi ko naman po sinasadya. At kung magkakaroon man ng anuman pong problema, mapapagalitan ako ng amo ko. At ang aking lakad naman ay hindi kung para saan, kundi para sa banal na gawain. Amen. Pagdating ko po nung time na yun, tamang-tama po, mga minamahal, nag-umpisa pa lang ang gawain. Mga minamahal, ang tanong sa akin nung isang sister, ati, dadalo ka ba? Sabi ko, oo, dinala ko lang itong uniform ng mga mimers. Mga minamahal, nung time na yun, wala na po ako masakyan pa uwi ng
Alin, pagkatapos ng banal na gawain, doon na rin po ako natulog, mga minamahal, sa dako ng Dubai. Mahimbing ang aking tulog, nakalimutan ko kung ano man yung nakalimutan ko sa aking tinitirahan. Kinabukasan, mga minamahal, alas 10 na ng umaga nang ako'y makauwi. Mga minamahal, doon ko naalala, mga minamahal, na baka sakaling ang nakalimutan ko yung plancha, at kung sakaling makita ako ng amo ko, masisita ako, at sigurado sasabay siya sa akin pagpasok sa shop na yun. Subalit, mga minamahal, wala po ang aking amo nung time na yun. Maluwalhati ako, mga minamahal, na nakapasok sa shop na yun. At pagpasok ko, mga minamahal, sinilip ko kaagad doon sa lamisa na yun na aking pinagplantsahan. Kung yung plantsa nga ay nando doon, nasilip ko, mga minamahal, na nakakulay red yung plantsa. Mga minamahal, nilapitan ko yung plantsa, hinipo ko yung puwit ng plantsa. Kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mainit nga po siya pero kayang-kayang hawakan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, sa aking pagbabantay ng tindahan ng aking amo, nagkaroon din po ako ng tinatawag na nadisgrasya po ako, mga minamahal. Nabagsakan po ako ng rack, kung kayo po ay familiar sa mga department store, yun pong bakal po, mga minamahal, na sinasabitan ng hangir. Mga minamahal, hindi ko po namalayan kung paano bumagsak yun, mga minamahal. At nang bumagsak sa aking ulo, mga minamahal, hindi ko po naramdaman ang sakit. Nakita na lamang po nung aking ng aking kasama na may dugong umaago sa ulo ko. Mga minamahal, dali-dali po akong dinala ng aking amo doon sa clinic, mga minamahal, at pina-check upan ako. Mga minamahal, ang sabi po nung nurse na nag-asikaso sa akin, kababayan po siya. Ate, wala naman akong makitang sugat sa ulo mo, pero ang lakas ng dugo na umaago sa ulo mo. Sabi niya sa akin, kapag ka ito'y may sugat, kailangang tahiin. Sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoong sa isip ko lang, Mala Panginoon, huwag niyo pong ipahintulot na matahi ang ulo ko. Mga minamahal, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, makalipas po ang 30 minutes, kalahating oras po yun, mga minamahal, na may dugong umaago sa aking ulo. Nakita po, mga minamahal, ng nurse, naguhit lamang ang sugat sa aking ulo. Grabing kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, isang pagkakataon, mga minamahal, na magraramadan noon. Mga minamahal, hindi naman po sa pagbababa ng aking sarili. Talagang nangyari po sa akin, mga minamahal, nang ako'y lumipat na ng Dubai. Na talaga po, mga minamahal, na kinapos ako sa financial. One time po noon, araw po ng Biyernes, 15 dirhams na lamang po ang pera sa wallet ko. Kailangan ko pong mag-load ng bus card, mga minamahal, para makapunta sa ating banal na gawain. Mga minamahal, yung time na yun, iniload ko po, mga minamahal, yung 10 dirhams sa wallet ko. Subalit, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagpala niya rin ako ng araw na yun. Makailang hakbang ako, mga minamahal, pagkaalis ko doon sa machine na yun na niloloadan. May bumagsak na 10 dirhams sa paanan ko. Na, mga minamahal, kung ano yung hitsura ng pera na ipinasok ko doon sa machine, at kung paano ko isinuksok yung pera na yun doon sa machine, yun ang hitsura ng bumagsak sa paanan ko, samantalang marami namang taong dumadaan sa kalsada na yun. Mga minamahal, wala po akong ibang nabanggit. Hindi, Mala Panginoon, para sa iyo to. Hindi ko pinanghinayangan, mga minamahal, pagdating ng banal na gawain, ipinagkaloob ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ako pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil kinabukasan, yung aming amo, nagbigay po siya ng gift dahil magtatapos na po yung Ramadan noon, mag-Eid na. Nagbigay po siya ng gift sa amin. Grabing pagpapala, hindi lang 10 dirhams, kung ilang duple pa, mga minamahal, ang pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ng mga time na yun, mga minamahal, pumunta din po ako sa dako ng Al-In, doon sa dati kong amo, mga minamahal. At pinagpala din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sampu ng kanyang sambahayan doon, mga minamahal, sa dako ng Al-In. Grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, last year lamang po, mga minamahal, mag-anniversary na naman po, mga minamahal, ang Dubai noon, buwan ng September.
Araw po ng Wibis noon, may choir practice po mga minamahal. Umabot po kami ng alas dos ng madaling araw nang kami po ay makauwi. Doon po mga minamahal sa building na aking inuuwian. Dati-dati po marami naman akong nakakasabay na tao papasok doon sa gilid na yun ng building dahil may parang iskinita pong daanan dahil nasa likod po ang daanan ng building paakyat doon sa loob. Mga minamahal, nung time na yun, nag-iisa lamang mga minamahal yung aking makakasalubong. Nang kami mga minamahal ay nagkalapit, ang sabi niya sa akin, "Hi ate, na para po ba mga minamahal na kami ay dati nang magkakilala?" Mga minamahal, kinabahan na po ako at nandiyan na po yung akmang dadakmain po mga minamahal yung kamay ko na naramdaman ko po yung kanyang daliri. Wala po akong ibang nabanggit kundi hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nung pagsigaw ko po ng ganyan, mga minamahal, tumakbo po mga minamahal yung tao na yun. Amen, praise God. Hindi po ako nakaalis mga minamahal sa aking kinatatayuan. Nagulat po ako din mga minamahal dahil ang pakinig ko sa aking boses ay hindi boses ko, parang boses ng lalaki mga minamahal. Mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, nang ako'y nasa dako ng Al-Ain, sabi ko, sana pag natapos ang aking kontrata, magkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho sa dako ng Dubai upang ako'y makadalo ng regular sa ating banal na gawain. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng ating iginagalang na mahal na pastor, hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung time po na yun, hindi po ako nahirapan na maghanap ng trabaho. Isang kapatiran din po mga minamahal ang nagpasok sa akin sa kumpanya na yun. Na ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod ng tatlong bisis sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, hindi ko po alam mga minamahal kung paano ang buhay ng Dubai. Mga minamahal, napaka mahal ng mga bilihin. Nahirapan ako mga minamahal sa umpisa, subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandoon ang gabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, nito lamang pong March, ang sabi sa akin ng aking beloved husband, umuwi na daw po ako. Mga minamahal, wala po akong ibang choice dahil nagkaroon na po siya ng madalas na magkaroon ng karamdaman. Grabing pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil sa loob ng siyam na taon na pagtrabaho ko sa dako ng Dubai, ang aking beloved husband ay hindi na po pala dumadalo sa ating banal na gawain. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng ating iginagalang na mahal na pastor, siya po mga minamahal ay nakakadalo na ngayon ng dalawang bisis sa loob ng isang linggo, Sunday at Wednesday mga minamahal. At mga minamahal, wala po akong maigaganti sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi man po karapat-dapat mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat dahil isa rin naman ako mga minamahal sa ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang adult choir member. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.